Ayan, may sound na ba ako? Ayan, hello? Meron na ba akong sound? Ayan, okay na ba? Ah, wala pa rin sound? Oh no, bakit kaya? Wait lang ha. Ayan. Teka lang guys. Ayan, may sound na ba ako? Ayun, okay. Kinabahan ako ah. Tanggalin na nga itong mic na to, walang kwenta. Anyway, okay na ba? May sound na tayo? Kinabahan ako rin. Akala ko, nag-freeze ako eh. No? Pasensya na guys. So, dahil late po tayo nag-start ngayong gabi dahil meron po ako event. No? Katatapos lang po. I hosted this awarding ceremony. So, may mga magagaling na tao na in-awardan tonight. And ako yung kinuhang host. So, medyo ginabi po tayo ngayon. Pero maraming salamat dahil marami po sa inyo nag-iintay pa rin. No? Dahil maganda po yung topic natin ngayon. Pag-uusapan natin, aba, binara ni Mayor Baste Duterte ito si Senator Aimee Marcos. Diba, Senator Aimee Marcos, kamping-kampi sa mga Duterte. Eh bakit bigla siyang binara? Bigla siyang tinabla nung anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, isa po sa mga dahilan kung bakit po tayo nag-bihis ngayon. No? So talagang naka-full suit po tayo. Meron pang vestiyan sa loob. Dahil napaka-importante po ng guest natin ngayong gabi. Importante-importante po siya. Okay? Nasa background na po siya. No? Tingin-guess po natin siya, lagi po natin siyang pinupuri dahil honorable po siya. Okay? Wala po tayong makitang kahit anong puna sa kanya. Tapos, nung huli po natin siya in-invite, medyo nagreklamo siya dahil hindi pa rin natin sinisimulan yung programa, nakatatlong uppercut na. Hindi po natin ito gagawin ngayong gabi dahil mukhang sensitive po yung guest natin. Eh, no? So, pupurihin lang po natin siya. He's one of the most astute minds in Philippine politics today. He served as a former presidential advisor on political affairs. He's a veteran activist, political and campaign strategist. So napakatalinong tao. Sobrang talino na pati po yung tulad, the likes of Attorney Barry Gutierrez. Talaga nag-serve lang na undersecretary sa kanya. So I'd like to welcome to our podcast tonight. Okay? Si... Ronald Damas. maganda na sana, bigla may tawa eh. Hindi sana yung mapuri eh, no? Parang mas gusto ko yung uppercut. Uppercut na lang? Okay. Sorry ha, medyo haggard ako. Igusin ko lang itong overlay natin ha. Medyo natakpan yung mukha niya. Anyway, magandang gabi ha. Sir, thank you for joining us tonight. Oh, ganyan, no? Galang-galang ka. May best pa. Siyempre, pinaghandaan ko itong panayam na ito. No? Yan ang hindi ko pa nasubukan, magsuot ng best. Eh. Talaga? Bakit? Bakit? Hi naman muna sa mga fans nyo dyan. Ang dami nag-aabang sa inyo. Eh. Hi, magandang gabi. Pasensya na po kayo. Ah. Hindi ako naka-best katulad ng host. No? Wala kasi sa ukay niyan eh. Yung best. No, yung suit meron sa ukay pero yung best wala eh, walang kasama. Isa lang naman ang reminder ng ating mga viewers eh, in particular yung troll of more than a week ago, no, sabi niya lahat pwedeng gawin, wag na wag lang daw tatanggalin ang salamin, di ba? Kahit nga natutulog ako, nakasalamin ako eh. Bakit? ha? Kahit natutulog ako, hindi ko tinatanggal yung salamin, baka magbago yung itsura ko eh. Sa panaginip. Nagloloko itong overlay ko. Ito na lang gamitin natin yung overlay. Yan. Ito yung title natin. Anong laro na ex-President Rodrigo Duterte? Ito na lang muna. Nagloloko itong laptop ko. Eh, no? Anyway, sige. Pag-usapan na nga natin ito. No? Ano bang basa nyo rito? Bakit biglang binara naman ni Basto Duterte si Senator Aimee Marcos? Eh, diba sobrang makadikit yan sa mga Duterte? Yes. Magandang tignan, hindi lamang itong pagsopla o pagbara ni Mayor Baste kay Senator Aimee Marcos dahil may pinanggalingan ito eh, di ba? May pinanggalingan ito na rally sa Davao, sa Luneta, tapos may nangyari na interview ni Senator Aimee kay Karen Davila. Mukhang doon ang galing eh, yung banat eh, di ba? Tapos after nitong banatan, ay sumagot pa uli si Aimee, no? Kaya medyo may tatlong instances yung ating susuriin o i-deconstruct ngayong gabi para maunawaan natin yung konteksto. Yung konteksto ng banat ni
baste. Pero meron pa mga humahabol eh, dahil parang may mga drama ngayon dito sa Davao eh. May mga drama si ex-human rights lawyer Harry Roque dun sa mga pagtanggal daw ng mga military sa Davao para daw buksan yung possibility na nahulihin na ng ICC. So may mga buntot eh itong mga pinag-uusapan natin. No? Kanina lang yan, no? Maiyak-iyak si ex-human rights lawyer Harry Roque na paborito mo rin. No? May tumulo ba? Oo. May tumulo ba luha? Medyo. Mukhang pumunta sa pantalo niya eh. No? Ito ba yung ano? Ito ba yung pag-dissolve nung task force Davao? Ito ba yun? Daw. Na ang sabi naman ng Kwan, ng gobyerno, ay wala namang ganun. Wala namang ganun. Pero anyway, that's another issue, no? Itong Kwan, itong interview ni Senator Aimee kay Karen Davila, nabanggit niya ron, no, maraming pwedeng pag-usapan doon eh. Ang dami niyang mga binitawan ng mga salita na pwede nating pag-usapan na konektado dito sa topic natin. Pero yung binanggit niya ron ay nag-apologize na raw dahil hindi raw niya narinig yung speech ni Baste calling for the resignation of his brother. Kumakain daw siya somewhere in Davao, no? Pero nung nagkita raw sila, eh puro daw yung sorry sa kanya. Kaya ang tingin niya ay very apologetic si Baste dun sa kanyang call na mag-resign yung kanyang kapatid, si President Bongbong Marcos, no? At sabi mo nga, nag-trigger 'yan ng sagot kay Mayor Baste na medyo matalas, ha? Medyo matalas. Dahil kung sila hindi medyo matalas talaga. Oo, kung sila ay magkakaibigan, bakit ganun katalas kaagad? No, yung hindi man lang nag-usap ng kaunti, no? Public kaagad eh, banat kaagad eh na tigil na yung kakadrama niya na yan, no? Pinalampas ko na yan dati. No, pinalampas ko na yan dati, no? Hindi ko sinabi yan at sinabi niya na sinungaling si Aimee, 'di ba? Matalas, pero mahalaga ron yung sinabi rin niya na pinalampas ko na ito dati. Ibig sabihin, ano ba yung dati? Yung hinahanap ko yun, ano ba yung dati? Hindi na in-specify. Pero ibig sabihin, may mga sama na ng loob even before. No? Ang alam kasi natin ay sobrang-sobrang goody-goody. Eh. Magkalapit yung mga Duterte at saka si Aimee. Meron palang mga lamat din. No? Meron din palang mga lamat even earlier. Yun yung isang revealing doon sa statement ni Baste. Pero yung pinaka-revealing ay very public kaagad, banat kaagad, at matalas kaagad ang banat. Tinawag na sinungaling. Tinawag na nagdadrama. No? At ang sagot naman dyan ni Aimee afterwards ay, nagkausap na kami, okay na. Pero hindi niya in-specify kung ano yung pinag-usapan at ano yung okay. No? After siya barahin ni After barahin, no? Usap after daw, okay barahin. Na. Sabi niya, okay na raw. Pero walang paglilinaw kung paano naging okay, no? Paano okay. Kung talagang okay, dapat in-specify niya, 'di ba? Kung bakit. Sige, marami tayong i-deconstruct dito, no? Sa mga trolls, paki-google na lang ibig sabihin ng deconstruction in the context of literature, no? And words, okay? Ang una ko kasing basa diyan dun sa siguro may reason din para talaga ma-bad trip ito si Baste Duterte. Pero baka naman something was lost in translation or nagkaroon ng overinterpretation. Yung si Aimee, pati na rin yung reporting sa media na naging oversimplification naman. And what do I mean? Di ba minsan tayo sinasabi, sorry ha, pasensya na. But you don't really mean it. Baka naman masyado nalagyan ng meaning ni Aimee tapos nung na-report sa media, nag-sorry. Kaya yung Baste Duterte sumabog. Lalo meron palang hugot. That's one, di ba? Number two, what does it say in terms of optics, no? Number one, tama ba? Napaka-unpredictable ng mga Duterte. And number two, si Aimee Marcos, in terms of optics, parang mas siya yung, mas kailangan ba niya yung mga Duterte kaysa kailangan siya ng mga Duterte? I mean, how do you make sense of that? Parang all of the above, Christian, no? Yung, ang nilino kasi ni Baste, na nagsosorry siya kay Aimee dahil siya ay kawawa. Dahil siya ay isang Marcos, no? At yung kanyang kapatid ay ganito.
walang compassion sa mga Pilipino, tamad, no? At kung hindi siya mag-aayos ng kanyang gobyerno, ay kinakailangan na mag-resign. So, parang sinasabi ni Baste, parang naawa siya kay Aimee na siya ay naiipit dahil siya ay Marcos pa rin. Ganun naman yung paliwanag niya. Doon siya nagso-sorry. Hindi siya nagso-sorry doon sa pinapa-resign niya si PB, si President Bongbong Marcos. No? Kasi sinabi niya tamad. Oo. Na ganun yung dating doon sa sinabi naman ni Aimee. Parang nagso-sorry si Baste doon sa pag-call na mag-resign yung kanyang kapatid. No? Ikalawa, ano yung binanggit mo na ikalawa? Na nakalimutan ko na. Hindi nakikinig. Hindi. Yung ano, yung napaka-unpredictable ng mga Duterte. Akala mo, chami-chami kayo ngayon, bigla kang babarahin publicly. Well, totoo yun, no? Pero baka na-overestimate din ni Aimee yung kanyang relasyon sa mga Duterte. Wag na baka para sa mga Duterte, ay kahit malapit sa kanila si Aimee, Marcos pa rin ito. Parang baka nagdadalawang isip, nagdududa rin sila na totally i-abandon ba ni Aimee yung kanyang mga kasama, no? Katulad nga nung sabi ni Aimee do sa interview niya kay Karen Davila na medyo heart-rending, no? Medyo masakit sa kanyang puso yung call for secession. At sinabi niya, bagamat nauunawaan niya, siya ay tutol dito. No, hindi siya masyadong madalas nagsasabi ng pagtutol sa mga sinasabi ng mga Duterte. Pero dito, sinabi niya. No? Kaya medyo baka sa mga Duterte ay hindi rin ganun ka absolutely dependable si Aimee. Batay sa kanilang sariling pamantayan. Batay sa kanilang pamantayan na yan. Oo. Kaya yung pamantayan yun, na yan. You're either with yung us. Yung pamantayan nila, dapat medyo all out ka sa amin. No? Yung sinasabi namin na destabilization, uprising, no? Yung sinasabi namin na mutiny, na kudeta, yung sinasabi namin na secession, eh kung kasama ka namin, dapat suportahan mo yan. No? Kung hindi mo susuportahan, hindi ka namin kasama. Ang problema, saan pupulutin si Aimee? Mahirap naman siyang bumalik, no? Mamaya yan. Naka-reserve yan sa discussion natin. Yung ano, pupulutin siya. mas masaklap yung wording niya. Ang naisip ko lang kanina, san ka na ngayon, Aimee? Ngayon, san pupulutin? Mamaya na yun, yung pangatlo lang, yung sa optics, no? Hindi ba nagmumukhang desperado naman dito si Aimee Marcos? Yung parang siya yung buntot ng buntot sa mga Duterte. I mean, in terms of optics, I'm not saying na yun talaga yun. Well, oo, dahil sabi nga niya dun sa interview kay Karen Davila, no? Gagawin ko ang lahat para masagip ang unity team. Dahil ako yung responsible diyan eh. Ako ang nagkumbinse kay Sara Duterte na tumakbong bise ng aking kapatid na eventually nagpapanalo sa kanya. So ito yung sense of entitlement na ito ay nagtutulak din sa kanya na nasabihin na gagawin ko lahat para sagipin itong unity team kahit ito ay mga last shreds ng unity team. Ibig sabihin, inamit niya na shredded na yung unity team. Ano bang tawag doon sa Tagalog? Gula-gulanit? Yung ba yung tamang translation niya? Gula-gulanit. Gula-gulanit. So may pag-amin din siya na gula-gulanit na, shredded na itong unity team. Pero kahit na isang natitirang shred na lang na unity team ay sasagipin pa rin niya. So talaga may sense of entitlement eh. Siya nagbuo ng unity team at ngayon kahit durug na sasagipin niya. Kaya hindi lang maganda yung optics dahil parang nabigo siya. Parang nabigo siya dito sa kanyang pagsagip sa unity team. Eh kaya ba ng ano lang tulis o talim ni Aimee Marcos yung namasagip yung unity team na yan na mukhang ano torn into smithereens. Okay ba? Sabi nga ng bunso ko, hindi na kaya ng shampoo yan. No? Mga banat natin eh. Okay. O sige. Ito naman. Okay, bago natin. Bawi ko na yung san pupulutin, no? Ganito na lang. Wait. Medyo i-delay natin. Delay gratification on your part yan. Ito muna, no? Bago yung san pupulutin. Sabi mo kasi hindi maganda yung san pupulutin eh. Kaya binabawi ko na. Sakti. Hindi, what's in it for Aimee Marcos? So, una, bakit ba siya masyadong dumidikit sa mga Duterte kahit na Marcos siya? Help us understand that. Well, yun nga. Ang tingin niya, siya yung responsible dito sa unity team.
Ikalawa ay malalim yung kanyang pakikipagkaibigan kay Sarah. At sabi nga niya, last year, di ba, kahit mag-isa na lang siyang natitira, no, na sumusuporta kay Digong, ay hindi siya aalis sa tabi nito. Pero inamin rin niya doon sa interview kay Karen Davila na isang dahilan kung bakit malapit siya sa mga Duterte, dahil nung unpopular yung paglibing sa kanyang ama sa libingan ng mga bayani, ay pinalibing pa rin ni Digong, no? So yun yung at least binanggit niya doon sa interview niya kay Karen, isa sa dahilan kung bakit siya ay malapit sa mga Duterte, no? Bagamat tinanong nga ni Karen na marami siyang pagkakaiba sa posisyon ng kanyang kapatid, lalo na sa foreign policy, no? At ang sabi nga ni Amy ay sang-ayon siya doon sa independent foreign policy ni Digong, no? Sang-ayon siya doon, kaya siya itutol doon sa foreign policy ng kanyang kapatid, no? Dahil hindi naman nating kaaway ang China, eh, no? Matagal na nating trading partner 'yan. Hindi naman tayo inaaway, ba't natin aawayin? Para okay naman, ito kasi inaaway ang China. Okay naman ang China. Parang nakalimutan niya na yung West Philippine Sea sinasakop ng China. Okay. Ano masama ron? Okay lang naman yun, di ba? Kaya okay naman yung independent foreign policy, no? Dahil hindi naman daw tayo inaaway. Hindi naman tayo inaaway, sinasakop lang yung ating EEZ. Walang masama ron, di ba? Wala nga masama. No? Kaya hindi ko maintindihan, bakit kayo may Christmas convoy po, eh? Napakabait ang China. Okay. Hindi, gusto lang namin mag-celebrate ang Christmas. No, sa nakalimutan ko, hindi nga pala ito pro-China station. No? Sorry, nakalimutan ko. Akala ko ako si Toot, yung pinangalanan ni ano. nalito na naman yung mga trolls mo. No? Nakamali ako. Ano ba nangyayari dito? naging in-character ako. Akala ko, anchor ako sa isang pro-China station. Eh. Anyway, hindi kasi yun pala epekto pag nakakorbata. Medyo nalilito ka sa sarili mo sinasabi o doon sa sarili. Oo, matagal na kasi ako hindi nagkukurbata eh. Bigla lang, parang nag-iba yung character ko. Anyway, ito, politically, what's in it for Amy Marcos? I suppose, di ba? Siguro, tanggapin natin ang face value na talaga may utang na loob siya sa mga Duterte dahil ipinalibing sa libingan ng mga bayani at ng hindi masyado yung kanyang tatay. So, utang na loob, duty na yun. Yeah. Number two, politically, ano ba yung what's in it for Amy sa pagdikit niya sa mga Duterte? Let's say, for 2028. Well, una, dahil hindi siya masyadong acceptable eh, dun sa official at saka biological family nung kanyang kapatid. No? mukhang may ganong klaseng. Kaya mas dumidikit siya dun saan siya acceptable. Baka diba? May biological pa na qualifier. Ba't may gano'n? Yung pwede family na lang. Bahala ka na ron. No? So, kung ikaw ay tinataboy sa sarili mong bahay, di mangangapit bahay ka, di ba? So parang gano'n, nangangapit bahay siya dahil parang hindi siya masyadong welcome doon sa sarili niyang tahanan. Nakita naman natin yan, unang zona pa lang, hindi siya pinapakinggan. Nakita naman natin dyan doon sa kanyang pagdikit kay Gloria Macapagal-Arroyo at saka kay Vice President Sara, kahit tinawag yung kanyang pinsan na Tambaluslos, no, doon siya kumampi sa tumawag. At dinedepensahan niya yung si Vice President Sara nung tinanggal yung kanyang daang-daang milyong intelligence at saka confidential fund, no, na halos sigurado ko naman ay may pahintulot o may bindisyon ng kanyang kapatid. No? Hanggang doon sa umabot na dito sa ICC na binabanatan niya na yan ay dapat labanan natin with all the bones in our body. Yun ang kanyang sinabi, lahat ng paano ba nabuo yung ganung klase expression with all the bones in our body? But hindi kaya yung laman sa ating katawan o kaya mga vital organs, no? With all the bones in our body, dapat tutulan natin yung pagsagka sa ating soberenya ng ICC. No? So, ibig sabihin, karamihan sa mga ginagawa ng kanyang kapatid, yung gobyerno nito at yung kanyang pinsan ay tinututulan niya. Tinututulan niya, no? Dahil nga medyo yung unang dahilan ay dahil medyo hindi siya ganun ka-welcome dun sa bahay na akala niya siya ay bahagi at siya ang nagtayo. Siya yung nagpanalo, no? Yun yung una. Ikalawa ay alam naman niya na very popular pa rin naman
yung mga Duterte. Nababawasan yung popularity pero very popular pa rin. Ibig sabihin, siya bilang re-electionist, gusto niyang kumuha ng boto sa bot camps. Diba? Mm-hmm. Marcos siya, kaya tingin niya makakakuha naman siya sa Marcos camp. Tapos malapit siya sa mga Duterte, makakakuha siya. Baka sakali mag-top siya sa Senate race next year, sa midterm, no? Dahil re-electionist siya. Very pragmatic din naman si Aimee. Hindi naman yan idealist eh, no? Hindi naman yan ideas, kaya very pragmatic yan. Kaya naghahanap yan ng paano ba siya gaganaan siya ng boto as a re-electionist. Mm. Going into... Pero ngayon, baka pareho siyang mabawasan dahil walang tiwala sa kanya yung bot camps na gusto sana niyang to have the best of both worlds. No? May alam bang basis siya? Baka naman hula lang. Baka mawalan siya. Di ba hula lang ang Ronald Llamas siya? Meron bang basis siya? Tingin ko, makikita naman natin in a few months. Makikita okay. Namin natin sa election dahil kung ang tingin ng mga Duterte ay mahirap pala pagkatiwalaan ito, baka Trojan horse pa ito, Marcos pa rin ito, hindi pala all out sa atin. No? Eh, sa kabila naman, eh, inaway na tayo lahat nito. No? Dadalim ba natin ito sa eleksyon? So baka sa kanyang kakalaro, no, baka wala siyang kalaro. Baka mag-isa siya naglalaro ng kanyang sa playground. No? Mm-hmm. Sige. I-address na natin yung ano, napaka-bastos na wording nyo kanina. No? Baka kung saan pupulitin. Oh, sana ba pupulitin si Aimee? Pero ang hindi ko talaga gusto yung word na yun eh, kasi it's so... Pwede ko naman paltan. Pwede kong paltan dahil baka makahanap ka. Hanap ka kagad. Bilisan mo lang. Wala eh. Sige na, yun na lang. At taga mo yun, nanonood si Alan Herman watching from Forbes Park, Makati. Kasi social ako. Ah, ganun ah. Di ba siya yung nagsalita kanina? Kanina, speaker yan. Yeah, magaling yan. Magaling yan si Alan Herman. Multi-party, yung pinagsalitaan ko kahapon. Di ba siya yung kanina umaga yata? Oo, magaling yan si Alan Herman, no? Mm. Yan. O sige, e tapos ano, si Jose Antonio Custodio, may comment pero hindi ko pwedeng basahin eh. Sakit. hindi against you. Ah? Ay, madalas against sa akin yan eh. Eh, ang rule lang naman dito, pag guest kayo, bawal magtanggal ng salamin. Kasi may nagagalit eh. Okay. Kasi okay. Oh, bias. Masyado naman kasing bias yung nag-comment na yun. Oo eh. Tapos kiniliti pa ako online. Natawa tuloy ako na mahaba. Mga 30 minutos. 30 minutos kang tumawa, no? Hanggang pagkatapos. Oh. Okay, repeat. Tawa pa ako ng tawa eh. Hanggang ngayon, anyway. Habang naiisip mo, natatawa ka pa rin eh. Hindi. Tingin ko lang, no? Parang may thought bubbles na lumalabas sa'yo eh. Kaya natatawa ka pa rin. Hindi, suot na may salamin eh. Basta suot, okay lang. Inubo na ako. Anyway, hindi nga, yung bang pagdikit ni Aimee sa mga Duterte, yung parang, di ba, yung parang avowed supporter of the Dutertes, no? Hmm. Even if she's a Marcos, 2025 lang ba ang tinitingnan niya yan? O baka naman 2028? Baka naman she might be eyeing a higher position, di ba? Posible. Kung totoo yung sinasabi ni ex-human rights lawyer Harry Roque na siya ay posibleng maging vice president ni Sara Duterte sa 2028. Mm-hmm. Pero duda ako eh. Duda ako na ganun ang direksyon, no? Baka posible pa sa 2028 ay mag-aspire siya to be Senate President. Diba? Mahirap kasi mag-Senate President siya sa midterms dahil yung speaker, pinsan. Tapos yung presidente, kapatid. Tapos yung Senate President, siya pa. Diba? Ano masama ron? At hindi, at least magpakita ka naman na hindi dynasty, kunyari. Ganun. Oh. Issue ba yung dynasty sa atin? Oo. Hindi, sa Fox First lang, issue siya. Pero sa iba naman, hindi. No? Hindi naman siya issue. Ano masama ron, di ba? Magkakamag-anak kayo? Natural yun eh. Natural naman sa ating mga local politics, no? Local politician. Di ba hindi naman nakakahiya, kunwari, may foreign trip si BBM? Kunwari, nakapagkamay kay Obama. By the way, here's the Speaker of the House. Hindi pala Obama, Biden. Speaker of the House, my cousin. Senate President, Aimee Marcos, my sister. Ano bang deputy masama? Deputy Speaker, my son, no? Yes, oo. Ano diba? Masama ba? Actually, wala naman, no? Yung mga... Wala naman yun eh. Ito lang mga anti-dynasty ang ayaw dyan eh. No?
Eh, kayo ang problema kasi, di ba? Dynasties, rule. Kung uunlad naman ang bansa sa bagong Pilipinas, no? Eh, kahit lahat dyan, Marcos, at saka kahit lahat dyan ay Romualdez, okay lang. Basta uunlad pala, yung bansa. Ang problema, dito sa mga nangyayaring itong mga telenovela, no? Kaya masaya yung ating politika eh, no? Hindi na uubusan eh. Hindi na uubusan ang kabanata eh. Ang nangyayari dito, parang hindi naman umuunlad yung kabuhayan ng mga mamamayan, no? Maganda, okay sana 'tong mga dynasty eh, kung uunlad eh. Kaso hindi naman umuunlad eh. Sila umuunlad. Kaya nga. Kaya okay na sana eh, pero parang family run corporation yung gobyerno, no? Yan. Administration. Yan. Eh, napanood mo ba yung interview ni Amy kay Karen? Hindi, nabasa ko lang yung mga ano eh, yung mga stories about it eh. Hindi ako mahilig mo rin ng TV eh. Ah, talaga? Oo. Ano ba yan? Philosophical yung issue mo? Political? Personal? O... Masyado ako matalino for TV. Hindi, joke lang. Joke lang. Hindi na ako nakakaroon ng TV lately. Kaya, pero yun, inuulit ko yung sinabi ni Baste na dati pa ito eh, pinalampas na nga daw niya eh. Ibig sabihin, may mga ibang insidente na nagalit sila. Ano ba yung... Kaso hindi naman niya specify eh. No? Yun lang yung nakita ko doon sa kanyang sagot na pinalampas na nga niya. No? Yun yung... dahil ang ating image kay Amy ay very very solid sa mga Duterte. Eh, hindi naman pala ganun kasolid. Lalo na ngayon, mas lalo na ngayon, na inamin niya hindi siya sang-ayon sa secession, hindi siya sang-ayon sa pagpaparesign sa kanyang kapatid, no? Hindi siya naniniwala dun sa drugs na yan, no? Etc., etc. So yung main line of attack ng mga Duterte sa kanyang kapatid, hindi siya sang-ayon, no? Hindi ko alam kung nagba-backpedal siya dahil sa midterm election kasi, ang pinaka-powerful yung incumbent. At yung incumbent, yung kanyang kapatid, at malamang yung campaign manager ng kanyang kapatid, yung speaker. Eh kung hindi siya malapit diyan, kung hindi suportado niyan, eh baka delikado siya sa midterm. At the very least, baka hindi ganun kataas yung makuha niyang boto. Kaya sinasabing ko may subok siya na pag-backpedal para hindi naman siya totally ilaglag ng incumbent na kanyang kapamilya. Tsaka ito pa, no? Siyempre, makakasagot nito yung mga tulad nila Alan Herman, no? Na may hawak ng mga datos. Yan. Dahil magagaling yung mga yan, no? Hindi ba ayon ng Pilipino na butante yung sinisira mo yung sarili mong kapamilya? Mm-hmm. Diba may ganun, kaya, ano? May ganun pag-iisip, di ba? Oo nga. Kaya nag-affirm siya dun sa interview niya kay Karen Davila. Nag-affirm siya ng loyalty sa kanyang Diyos, loyalty sa kanyang bansa at loyalty sa kanyang pamilya. Yun yung tatlong pinakamahalaga, no? Diyos, bansa, pamilya, no? Parang yung ganun yung mga sagot sa beauty contest, di ba? Pag tinatanong ka sa Beaucon. Tapos world peace. Ganun din yung mga nakikita ko sa Hallmark Hallmark greeting cards na sarado na ngayon, no? Hindi na kami makarelate. Kami mga Gen Z, hindi na kami makarelate sa Hallmark. Panahon nga namin, no? Na binibenta sa National Bookstore. Sa Expression. Ano pa ba? Kaya, yung mga ganun. Sa Recto. Oo. Kaya na yata ang ganun. Dami kong pinadala. Digital greeting card sa kami. Dami kong mga pinadala na nililigawan ko ng college na. Hanggang ngayon, no? naalala ko tuloy. Ikaw, naalala mo ba? Yung sumusulat ng letter? Hindi, sa pinupunit lang naman sa notebook ng artista yun, di ba? Sulat ng konti. By the way, ito lang, para makapag ano, jingle break yung mga trolls, no? Grabe. Alam nyo ba yung latest? Mas malaki pa itong balitang to kaysa rin sa Duterte Marcos. Kinonfirm ni Boy Abunda na hiwalay na si Bea Alonzo at saka yung fiancé niya. Grabe, ah. Oo nga. Okay na. Oo nga. Mali ka sa balita. Hindi ako nagulat, pero sasabihin ko na lang sa'yo pagkatapos ng show. Alam mo na rin yan? Hindi ako nagulat na naghiwalay. Pero hindi naman ikaw yung... Hindi ko yung dahilan. Oh. You're not the reason. For the record, ha? Yes. Hindi ikaw yung dahilan. Usapan after ng show. Kulit mo, eh. Okay. Diba?
Baka okay, maging Chris, baka maging Christy per minute pa ito, you know. Oh, Diaz, no? Hindi, nakakalungkot lang, no? Pero ikaw hindi talaga sila eh, wag mahirap ipilit. Oo nga. Mm, 'di ba? Dapat hindi pinipilit 'yung mga ano. Oh, yung move mga on na, move on that ko. Lalo na sila mga bata pa, no? Yung mga matatanda nga nakakapag-move on.com eh, yung mga bata pa. Marami lang galit. Oo. Pero si Aimee baka mahirapan. Saan? Mag-move on? Mag-move on.com. Dahil marami siyang maraming inasahan sa kanya yung bot camps eh. Na pero how long can she afford to dito? To be with both sides. Oo. Well, parang pag-ibig yan eh. Mahirap magmahal ng dalawa with the same intensity. Pwede ka magmahal siguro ng dalawa, pero hindi the same intensity. Sa ganun din sa politika, hindi ka pwedeng mamili ng dalawang kampo with the same intensity. Sisingilin ka ng isa eh. Saan ka ba mas loyal? Lalo na ngayon, nasunugan na ng tulay eh. Lalo na ngayon, no, na lahat ng uri ng pagpapabagsak ng presidente at gobyerno nasa lamesa na eh. So, anong gagawin mo, no? Iiwanan mo na talaga yung pamilya mo, yung mga Marcos, no? At lilipat ka na tuloy-tuloy doon sa kabilang kampo na talagang hindi naman na pinagkakait na gustong pabagsakin ang iyong kapatid. So, yun yung problema niya ngayon, no? Hindi ba naman? Sorry. Hindi ka na pwedeng mamangka sa maraming ilog pag ganyan na yung away. No? May naisip ako ba't parang napaka-personal nung ano, parang iba yung lalim nung hugot nung pinapaliwanag niyo. Parang hindi na lang politika yung pinag-uusapan natin. Tama ba 'yan? Definitely. Makikita mo naman 'yan noong 2022 after the elections, 'di ba? Pag mayroong mga family gathering, hindi naman na itatago yung body language, 'di ba? Yung body language nung mga nung kanyang in-law at saka nung kanyang kapatid. Kaya yung mga pinag-uusapan natin ngayon, hindi lang ito politika eh. Malalim din yung, sabi mo nga, yung personal dito. Hindi, ang iniisip ko yung personal to you. Ibang hugot pala yung sinasabi mo. Ito ako, sinusuri ko yung ating topic eh. Dinideconstruct ko eh. Iba naman pala iniisip mo eh. Ang problema rito eh. Hindi kasi eh. Kailangan ko rin tingnan yung motibo na nagsasabi. Napansin ko lang na, I was looking at your body language. Parang masyadong malalim yung hugot. Nung pinapaliwanag na yung pamamangka sa dalawang ilog, hindi ka pwede magmahal with the same intensity. Sabi ko, ba't parang ano, parang hindi lang politika pinag-uusapan dito, no? Pwede ba ako maging baste? Pwede ba ako maging baste? pwede ko bang sagutin yung host na parang pagsagot ni Baste? Huwag naman. Alala ko tuloy, no? A wise man once said, no? Dahil naalala kong sinabi niyo eh, tungkol sa pamamangka, no? Sabi ng isang wise man before, marami man daw siyang diyosa, pero isa lang daw ang kanyang sinasamba. Yan. Parang ganun ba yan? Oo. Pero ito yung tanong ko, no? Hindi ba... Sino yung wise man na yun? Kalimutan na natin yun. A philosopher once said. Philosopher yun. Kalimutan natin kung ano yung kanyang hugot. Ito, yung ginagawa ni Aimee Marcos ngayon, hindi ba yan big gamble sa kanya politically or even personally? Diba? Matagal niyang binabakbakan yung kapatid niya, dumidikit siya sa mga Duterte, tapos sa isang pagkakamali, quote-unquote, sinopla siya nung isang Duterte. Hindi ba napaka big gamble sa kanya yun? Well, definitely, no? Sabi ko nga kanina, minsan yung ating sense of entitlement, yung ating hubris, gets the best of us eh. Nasisira yung iyong mga political calculation. Doon siya nang simula eh, no? Sinabi nga niya doon sa interview niya kay Karen, ako ang nagbuo ng unity, no? Ako ang nagkumbinse kay Sara mag-vice president. Ako ang nagpanalo sa aking kapatid. Tapos ngayon, outside of the Colombo ako, eh syempre, pupunta ako muna doon sa kabila. Eh pagpunta niya sa kabila, eh hindi naman nakalimutan ng kabila na Marcos pa rin ang kanyang apelido. Diba? At nung naging antagonistic na yung away, medyo nag-hesitate siya. No? Medyo nag-hesitate siya dahil hindi rin niya kaya. No? Yung sabi nga niya, heart-wrenching na hahatiin ang Pilipinas. Isesecede ang Mindanao. At definitely, heart-wrenching din sa kanya
yung mga banat sa kanyang kapatid na very antagonistic, papabagsakin. Papabagsakin or even worse. No? Eh di kahit papaano, kapatid mo pa rin yan. Kaya doon na siya ngayon nag-hesitate. Ang problema, yung kanyang hesitation, hindi rin ganun kadaling bumalik doon sa kanyang iniwan na bahay. Dahil wala rin tiwala sa kanya eh. Yung first lady, yung kanyang pinsan, at yung mga political allies ng presidente. Dahil masyado na rin siyang maraming banat eh, no? Doon sa kampo na 'yon. Eh yung banat niya sa kanyang pinsan ay malalim eh, fraud, corruption, no? Pandaraya, no? 'Di ba? Yung sa PI. Yeah. So paano mo babawiin 'yon? Paano mo kakainin yung ganung katatalas? Ganung ka-fundamental na mga kritisismo at saka banat. Kaya hindi rin ganun kadali na mag-backpedal. Kahit sinasabi niya na tutol siya dito sa mga sinabi ni Digong sa Davao Rally, eh saan ka ba sangayon? Hindi rin malinaw. Dahil malinaw kasi wala ka dun sa Luneta Rally, nandun ka sa Davao Rally. Kahit sinasabi mo ngayon na kaya ka nandun dahil gusto mong, ang word na ginamit niya, para isalvage yung Uniteam. No? Para isalvage. Kahit yun ang layunin mo, malinaw na wala ka sa Luneta Rally. Ang sabi mo kasi, marami kang ginagawa, napagod ka. Ganun yung paliwanag niya. Kaya kung bakit wala siya. Tapos ngayon, ang paliwanag niya, to salvage. No? Masyadong, mahirap din yung masyadong marami kang paliwanag. No? Ito yung isa ko naisip, no? Hindi ba, she also brought that upon herself? Kasi masyado siya nagsasalita. I mean, there were moments during the battle between the two main components ng Uniteam na hindi naman niya kailangan magsalita, tama ba? Pero masyado siyang kumuda. Tama. Hindi naman siya host ng Fox First. Hindi naman siya guest ng Fox First na pwede magsalita na magsalita, no? Na hindi naman na kung saan pupulutin. Diba? Eh siya politiko siya eh. No? Siya politiko, no? Meron siyang mataas na aspiration. Hindi ako magugulat kung gusto niya maging presidente ng Pilipinas. No? Eh para doon, dapat mas calculated, dapat mas calibrated yung mga sinasabi mo. Tayo, okay lang tayo kung ano sabihin natin eh. No? Dahil hindi naman tayo tumatakbo eh. No? Hindi naman tayo politiko, hindi naman tayo naghahanap buhay, hindi naman tayo political analyst, katulad ng mga magagaling na political analyst dyan. No? Kaya, ibig sabihin, sino wala naman tayong... Sinarin na naman ah. Sino ba yan? wala naman tayong pinoprotektahan masyado. Eh si Aimee, meron eh. Marcos siya eh. No? Sabi nga niya, siya yung hinanda ng kanyang tatay para maging presidente. No? Na hindi pa naman nawawala. Eh, dapat mas maingat siya sa kanyang mga sinasabi. No? Halimbawa, yung interview niya kay Karen, ang dami mong makukuha eh. Iba't ibang mga punto eh. No? Baka kulang yung tatlong episode ng Fox First para i-deconstruct natin yung interview niya na yun. Ha? Ang dami niya mga pinatawan eh. No? Labi yung time para manood, ha? Mm-hmm. Eh, syempre, dahil mahirap naman na misquote, no? Dahil sabi nga ni Sarah na misquote siya nung sinabi niya na tatakbo siya sa midterm. Sabi rin ni Aimee, no? Na misquote siya kaya ayaw na niya magsalita. Okay na sila ni Baste, pero ayaw na niya magsalita. Baka may misquote siya uli. Eh, itong mga to, lagi na may misquote, eh. No? Kaya... Kaya sino dapat panarala mo maigi para hindi sila ma-misquote. No, sino may kasalanan ba? Paano ba na may misquote? Sino ba may kasalanan pag na-misquote? Siyempre, mga media. Sino pa ba may kasalanan sa ma-misquote? O kaya media. Ay taken out of context, sabi nga ni media. Vice President Sara. Out of context yung pag-report ng media doon sa kanyang 1 minute na sinabi na siya ay tatakbo sa midterm. Tingin ko nakalimutan niya na pag tumakbo siya sa midterm, kailangan niya mag-resign as vice president. Ah, ganun ba yun? Baka ganun na nangyari. Kaya binawi niya. Pwede ba ako magbasa ng isang comment lang? Kahit tatlo. Are you ready? Ready na? Eh, ano? Dapat lagi kang handa eh. Ah, sige. Ito na. 3, 2, 1. Sir Llamas, ang pogi mo. Okay ba? Yan na. Alam nyo guys,
facts ang pinag-uusapan dito, ah. Pero hindi ko dapat, ano, ah. Ayan. Mababawi tayo kasi. Hindi naman pala lahat ng nagko-comment dito, mga trolls, no? Meron din naman palang bukal sa kalooban. Hindi, mukhang binayaran nyo, eh. Ano ba? Yung pangalan, eh. Parang bayaran, eh. No? Mukhang nag-transfer kayo sa GCash, sabihan mo kung pogi ako dyan, ha? Isa lang ba? Isa lang? Isa lang ba yung nagsabi? Baka meron pa. Baka meron pa, ine, eh. Kinuka mo lang, sinesensor mo lang. Yan ang problema nito. Ito. Ito, grand total of 2, meron nagsabi. Oh. Si Willia Bellarmino Carillo. Pogi mo, Sir Llamas. Aba, nakakadalawa na kayo, ha? Oh, it's in the eye of the beholder naman, di ba? Oh, dalawa yung beholder ngayon, ngayong gabi. Sabi nga lang, grand total of 2. Yan. I'm sure sinesensor yan ng host. Hirap dito pag inggitero yung host, eh, no? Ganda pa naman ang gupit, eh. Tingnan mo ang ganda ng gupit, oh. Eh, basahin natin, no? Ayan, oh. Alam nyo, okay lang naman yung sabihin pogi, eh. Pero pag sinabing dingdong Llamas, bastusan na yan. Oh, mali na yan, no? Yung sarili niyang anak, hindi maniniwala dyan. No? Ayaw nga maniwala, na-al din ako, eh. Oo. Medyo ano naman, no? Huwag naman ganun. Medyo malini. Mas kamukha ko daw si Charles Bronson. Pero okay na. Okay na ako. Tagal na ko yun, tagal na nun, ha? Mean naman, di ba? Yes, mean Bronson. Mean, di ba? Death wish. Matanda pa kaya na yun, ha? Kay Clint Eastwood yun, ha? Oo, pero mean din naman, di ba? Eh, ang mga mean. Wala na kayong mga mean, eh. Mga kwan ngayon, eh. Mga metrosexual. Ano ba? Yung isang metro na lang, ano na? Nalaman ko yung joke na isang araw, ah. Hindi na panahon ng mga mean ngayon. Panahon na ng mga metrosexual. Okay. Sino ba lang, ano? Sinong Filipino counterpart ni Charles Bronson? Si ano ba? Tony Ferrer ba? Baka o si Zabi Shornak? Baka mas si... Yung, kwan? Si... Ano to? Yung tatay ni Bong Revilla. Si... Ramon Revilla? Ha? Ramon Revilla? Ramon Revilla, yung kwan, di ba? Ang mga pinupunta niya, puro mga vigilante yung kanyang labas, eh. Tsaka mga kwan, anti-hero. Di ba? Yun yung kanyang mga labas. Hindi, sa itsura ang iniisip ko, eh. Sino mo medyo malapit? Ba? Naisip ko Zaldi Shornak, eh. Hindi naman, hindi, pogi yun, eh. Hindi naman Martin Marfil. Kinala ko yun, ha? Yeah, hanapin natin para sa next episode mo. Para Charles magsimula Bronson tayo sa mga kamuka ng mga mean na mga American icon. Marami nang hindi nakaka-relate dyan. Masyado nang matanda yun. No? Oo nga, eh. Mga Pierce Brosnan na yata yung medyo ano. Pierce Brosnan na yung matanda sa kanila. Oo. So, okay. Ito nga pala, no? Bilang panghuli, no? Medyo... Gabi na pa, no? Naging panghuli na tuloy after nung mga... Apogi mo. Nagsisinungaling na kasi. Ayoko nang ganun, eh. Medyo ano na. Ayoko nang binabaha tayo ng mga trolls, eh. Puro kasinungalingan na sinasabi. For or against, ha? Medyo mali yun. Bilang panghuli, eh. No? Ano ba? Akala mo ito kayong tatanong ko. Hindi, itong ano, itong bakbaka ng mga Marcos at mga Duterte, mas Duterte mga banat, di ba? Pero how do you see this developing in the coming months? Lalala ba yan o medyo magte-temper? Ang problema kasi may iba-ibang mga kanto, eh. Diba? Isang kanto yung Senate. Sa Senate, halo-halo yan, eh. May mga Duterte, may mga Dilaw, no? May mga administration, may mga nagpapanggap na independent in between. So, pero yan ay tutol sa cha-cha. No? Yung kanilang pagtutol ay ginagamit ng all sides. Diba? Halimbawa, yung mga Duterte, one of their best, if not their best, attack dogs ay si Aimee Del Marcos, eh. Diba? Effective yung kanyang banat sa mga pulisiya ng kanyang kapatid dahil siya ay Marcos. No? Baka yun din ang kinakalibrate ng mga Duterte para wag naman totally mawala sa kanila si Aimee. No? Wag totally mawala si Aimee sa kanila. Baka si Sara ang humihimas kay Aimee na wag ka namang dumistansya sa amin. Kahit tutol ka,
dun sa secession, kahit dutol ka dun sa resignation, kahit dutol ka dun sa mga clearly pagpapabagsak sa iyong kapatid. Hindi ko alam kung paano gagawin ni Aimee yun, no? Pero for now, siya yung pinaka-efficient na attack dog ng mga Duterte. Dahil nga Marcos siya. At syempre, matalino rin naman siya. No, matalino rin siya. Dito nga sa Senate hearing sa People's Initiative, siya yung parang may hawak ng mga ebidensya. Siya yung parang may hawak ng mga litrato, no? Yung mga signature. At siya yung nag-expose nung bayaran na 20 million per congressman, no? Siya yung nagte-threaten do sa mga chief of staff na baka makulong kayo, no? Et cetera, et cetera. So siya yung best attack. So ibang may iba't ibang kanto eh itong labanan na ito ng Marcos at saka Duterte, no? May mga kaalyado si Bongbong Marcos na ayaw din naman doon sa People's Initiative at binabanatan si Speaker Romualdez. 'Di ba? May mga ganun, no? At ngayon ay nadamay na si First Lady. No? Hindi na lamang yung mga si Maharlika ang bumabanat sa kanya. Diretsuhan na yung banat ng mga Duterte kay First Lady, no? Kaya parang talagang House of Cards, Game of Thrones na local version sa Philippines yung nangyayari, no? Kaya magaganda yung ginagawa ng Foxverse, sinusubukan niyang hiwalayin itong mga issue na ito. Dahil sa unang tingin, parang labo-labo eh. Parang labo-labo. Ngayon, ang ginagawa natin, tinitignan natin, ano ba yung mga interest? Saan ba mas malalim yung interest? At doon natin makikita, ano ba talaga yung hatian ng kampo? No? Kahit merong mga umaalagwa sa gitna, sa dulo, ito ay basically dalawang kampo. Nanggugood time lang ako. Kala ko meron uling, kala ko may nagsabi uli eh. Wala, ganyan lang tayo. Napogi yung guest eh. Yeah. Agree, kaya, sige. Kaya agree na, ako sa lahat na sinabi, ganun eh, lalim eh. Ang talino ng analysis eh, wala na akong nasabi rin eh. De, pero in fairness kay Senator Aimee, no? Mukhang brainy. Mukhang nakuha yung ano, brains ng tatay, no? Oh, ang ibig mo sabihin yung kapatid, hindi masyadong brainy? That's a logical fallacy. Hindi ko sinabi naman. Parang pwede niyo interpret that eh, although that's fallacious. So, pwede naman. Siya nagsabi naman, hindi ako ah. Tanong naman siya, hindi siya hatol. Tanong to sa batay sa iyong direksyon ng iyong logic. No? Eh, wala. Binanata mo kagad na fallacious yung aking logic eh. So okay lang na. Bibigyan wala namang, sa wala namang kadugtong yung sinabi ko. Sinabi ko lang mukhang brainy. Nakuha yung tatay niya eh. Yung brains ng tatay. Oo nga. Trabaho natin. Dikit-dikit yan eh. So dinidikit-dikit ko na. Tapos eh. Masyadong tinahi eh. Oo nga. Ayaw mo naman ng tahi. Di sige na. Oh, pagbigyan na. No? Pinanahimik ang pangulo eh. Sinabihan ba naman ng... Parang ganun ang dating eh. Parang ganun ang dating. No? Ang sinabi. Sinabi ko lang. Mukha na ako nung Aimee yung brains ng tatay. Oo. Hindi mo sinabing wala nakuha yung bongbong. Oo nga. Oo. Matalino rin naman siya in his own right. Di ba? Yan yung mahirap eh. Pag sinabi na, oh, matalino ko naman in your own right. Parang ayoko sabihan ng gano'n. Ah, alam mo, okay ka naman eh, no? Okay ka rin naman, no? Parang ano, no? Parang sabihan ka, pogi ka naman eh, hindi ka pa yung uso. Oh, ang tawag niya, pampalubag loob eh. Okay na. Hindi, okay. Matalino rin si Bongbong Marcos. Magiging presidente ka ba kung hindi ka matalino, no? I cannot imagine, no? Can you run a cabinet meeting kung hindi ka matalino? Oh. Mm. Diba? Ganun? Pwede. Diba? Honore, ito senador, no? Pwede ka bang maging senador na hindi ka matalino? Diba, hindi? Hindi, puro matatalino yan. Puro matatalino yung mga senador, no? Matataas ang kanya, ng IQ, matataas ang EQ, no? Lahat ng Q, matataas dyan, no? Walang mga ka-level yan ni Pepe Jokno. Ka-level yan ni Lorenzo Tañada. Ka-level yan ni Claro Mayo Recto. Yung mga senador natin, no? May minimum yan eh. May minimum requirement yung mga senador. At yan yung kanilang mga minimum, no? At saka mapanuri masyado yung mga botante, no? Hindi naman sila nagpapauto sa mga ano, no? Kaya tama ka, no? Matalino lahat yan. Oh, talagang mahirap maging senador nang hindi ka matalino at hindi ka magaling. Ganun din yung presidente, no? Eh pag vice, kailangan mo matalino? Ano, no? Pag vice. Kailangan din, di ba?
Hindi, sana man lang kaya mong ipaliwanag yung mandate ng iyong departamento pag tinanong ka sa Senado kung ano yung mandate. Pwede man lang i-refer sa staff mo eh. Exactly nga, ni-refer na nga. No? Pwede naman, di ba? Pero nung hindi ka pinayagan, medyo nagkabulul-bulul ka eh. Ito, example. Ito yun, masyadong mayabang itong kausap natin. Pasensya na kayo, no? Oo. Try, i-quiz natin siya. Masyadong nagmamagaling eh. O, sige. Siyempre. Alam ko, nasagot niya na ito before. Pero tingnan natin, baka may kodigo last time eh. Ano ba ang trabaho ng Presidential Advisor on Political Affairs? Kinabahan, no? Iniisa ko na eh. Political Intelligence, no? Sectoral Relations, Legislative Liaison, no? Special Concerns. Or Special Operations ba yung mga apat? Bahala ka na. Basta Special Concerns yung bulto ng trabaho. Oh, ito sabi ni Jose Custodio. Kailangan basahin ka itong comment na ito, no? Kasi may kulang daw eh. Bumili ng DVD. Sinasabi ko na nga yan si Custodio yan eh. Oh. Talagang pag cup half full, yung half empty ang kanyang pinipili eh. Pero wala yata rin sa Pilipinas ngayon yun eh, kaya hindi ko pwedeng kayuri ng Tansan yung kanyang motorsiklo dahil nasaan yan nag-migrate na ba yan? Hindi ko alam eh, nasa California. May green card na ba yan? O hindi ko alam, parang hirap na magtagalog yan. May accent na. Meron na nandito eh, lalo pa pag nandun. Sana naman ay malayo yung kanyang bahay doon sa mga forest fire. Okay. Sa LA, no? Hindi naman yata. Itong mga viewers natin, masyadong nagko-comment sila sa mga politiko na kine-question yung intelligence. Paano ba? Patuloy na naman, di ba? Hindi, tinayin sila. 24 yan, di ba? Ako wala akong makitang bobo dyan. Lahat matalino. Oo nga, yung paborito ko ng senador na nagsabi na kulang ako sa pansin. Mukhang may mga bago na namang issue na lumalabas. Kaya, may senador na nagsabi? Na kulang ako sa pansin. Totoo naman. No? Pero nung pinansin niya ako, hindi na ako masyadong kulang. Sino yan? No? If I may ask, sino yan? Ha? Yung nagsabi na, Kwan, nung panahon naman ni Digong, wala tayong problema sa China, sa West Philippine Sea. Hindi naman tayo inaharas. Ngayon lang daw nagkaroon ng problema sa China. Si Senator Robin Hood ba? Nagsabi? Sinabihan ko yung KSP? Hindi ka naman totally kontra sa sinabi niya. Totoo naman. Oh, yun. Yun ang sinasabi ko. No? Inunahan na lang kita. No? Dahil iniwasan mo yung mga hook sa panga, nung simula, pero hinabol mo nung patapos na. Nakagapos, no? Bugbog sarado. Teka, ba't nagalit siya, no? Si Senator Robin Hood? Anong pinagsasabi niyo? Ha? Anong binalihatan kasi niya yung isang lagi mo rin guest dito, eh. Si Jay Batong Bakal, no? Na bakit daw banat ng banat sa China, no? Bakit hindi banatan yung mga Amerikano? Bakit hindi banatan yung mga Hapon? Na meron tayong kasaysayan ng away. Bakit itong China na hindi naman tayo inaaway ang ating binabanatan? Yun ang sabi niya, no? Kaya medyo kinorek pa lang ng konti. Eh nagalit nung kinorek po. Kaya no? Tigil na yung mga yan, kulang sa pansin, mga laos na yan, no? Kaya nilagay ako sa lugar ko. Hindi naman ako umalis sa lugar ko. Nagtago na ako sa lugar ko. Pero nagtago ko ng konting salita, no? Pero nung nilagay ako sa lugar, no, katulad ng host ng Fox Sports, pag nilagay ako sa lugar ko, hindi na ako umaalis doon. Tahimik lang muna, ganoon lang. Ganoon na lang ako, no? Subdued. Subdued. Dapat docile. Baka hindi naman. Medyo sobra naman yung docile. Medyo out of character na, no? Subdued na lang. Doon po sa trolls, docile, hindi po domicile. Docile, iba po 'yan. Eh kasi naman, number one senator yan, ba't yung kine-question, di ba? Parang feeling nyo mas matalino kayo sa kanya. Kinuha ko lang naman. Dilipensahan ko lang naman si Professor J. Batong Bakal dahil napaka-disente nun eh. No? Tayo, hindi lang, medyo may pagkabarubal tayo, kaya kinuha ko na rin. No? Nakaganito. Sinubukan ko ilagay sa lugar niya si yung number one senator.
Number one di yan ko, eh. Hindi ko pala kaya. Hindi ko pala siya kayang ilagay sa lugar. Ilang ba bumoto sa kanya? Ilang million? Hindi ko na maalala eh. Hindi ko na maalala eh. Hindi ko na maalala. Galing kasi niya kumanta eh. Oh, hindi. Example lang. No? Ito yung laging nadidinig natin eh. Kunwari example. No? Kunwari yung bumoto sa kanya, siguro, sabi natin 23 million. Hmm. No? Di ba nadidinig natin yan? 23 million people can't be wrong. Diba? Yung appeal to authority. Ibigay niyo na yan. Binoto ng 20. Kunwari lang, hindi ko alam yung exact ano, number. Mm-hmm. Eh, yung Llamas, may boboto ba dyan? Akbayan lang boboto dyan eh. Baka hindi pa nga buo eh. Mahirap dahil di naman ako tatakbo, no? Di naman ako tatakbo. Sakali kung sakali, kung may boboto sa akin, baka 10% na akbayan bumoto sa akin. Yung 90, hindi. Tingin ko, miski sila pa yung David, hindi kayo boboto nun eh. Baka magdalawang isip. Nandiyo sila sa gilid nung 10 at saka nung 90%. No? Yung Barry, so, hindi. So, kinakailangan ko pang pumisihin, no? Ah, si Barry, boboto yan. Boboto yan si Barry. No, may pang blackmail ako, dyan. Okay. Doon sa Christian Esquerra, wala akong hawak doon. Wala. Malinis tayo. Busilak. Ito nga pala ito. Bago tayo magtapos, napahaba tuloy, no? Paano ba dapat ang attitude ng mga politiko? Minsan napapansin ko medyo ano, napaka-sensitive na ilang mga politiko natin. Hmm. Well, yung iba sensitive dahil guilty. Diba? Yun yung isang pinanggagalingan ng kanilang sensitivity. Diba? Usually, yung pinaka-guilty, baka yun ang pinaka-sensitive eh. No? Na, yung ikalawa, eh, yung sinasabi mo na talino, yung mga pinaka-matatalino kasi medyo hindi yan madaling i-provoke. Eh. Yung mga matatalino na mga politiko. No? Example ba na ano? Ito to, seryoso. Example ng matalinong senador. Yung hindi na insecure. Wala akong sinasabing may na insecure na senador sa kanyang katalinuhan. Ha? Wala akong sinasabing ganun. Pero example ng matalinong senador na hindi may insecure sa kanyang utak pag kine-question. Napaisip tuloy ako. ako may top of mind ako. Oh, sino? Oh, si Angara, matalino 'yan. Na hindi mo eh sabagay, hindi mo basta-basta mawo-provoke, 'di ba? Oh. London School of Economics 'yan. Oh. London, sa London 'yan. London. Oh, tsaka tinrain ng tatay 'yan eh. Tinrain ng tatay. Very sophisticated na politiko. Yung matalino pa, sino pa ba? Sino pa? Risa Ontiveros. Yun. Oh, ano? Matalino yun. Ama. Tsaka disente. Of course. Si ano, si... Mas disente yun kaysa ni Angara. Grabe naman. Coco Pimentel, matalino. Bar top nature yan. Oh, sino pa ba? Bongo. parang hirap na hirap eh. No? Talagang. Parang may nakatakot. Parang pinipiga talaga yung tuwalya eh. No? Talagang pinipiga eh. No? Parang inisa-isa eh. Pigang-piga na eh. No? May maraming magagaling, di ba? Example, si Bato, may PhD yan, di ba? O, tapos hindi ka naman mag-graduate ng PMA kung hindi ka matalino eh. Mga imperialista daw yung mga ICC. Hindi niya na-check. Hindi lang niya, nagkamali lang siya ng konti. Hindi lang niya na-check yung composition ng ICC. Pero, basically matalino. Imperialista? Sa akin. Okay. Ayan, sinasabi na si Jesus Codero, matalino yan, di ba? Ayan. Sigurado. Sino pa ba? Alan Tricata, ano? Matalino yan, di ba? Oo. Ano ba sinasabi mo? Talino at saka prinsipyo? Yung ba sinasabi mo? O talino lang? Talino lang. Hiwalay. Talino lang. Dahil mas konti kasi yung matalino at saka may prinsipyo. Mahirap yan. Kumbaga, you're expecting too much. You're asking too much. Yan nga. Ang lethal combination kasi dyan, yung bobo na, wala pang prinsipyo. Diba? Baka yun yung majority. Ay, walang ganun. Wala akong sinasabing ganun. Walang ganun. Hindi ako meron. Napapaway tayo. Ato, sige.
Ito na lang para maiba, no? Hindi ko tatapusin yung program na ako lang mag-isa, no? Kasi tapusin natin kasama yung Ronald Llamas. Di ba, kinikwento nyo, may kumalabit sa inyo sa ano? Saan ba yan? Si, pangalan si Sam? Oo! Sa Trinoma. Trinoma? Kapag nalakad ako, may lumapit. Sabi niya, fans daw siya ni Juan, o fan pala, dahil mag-isa lang. Fan siya ni Christian Esguerra. Pero natetense siya, tsaka nininerbyo siya, dahil baka magkapikunan. No? Yung Christian Esguerra na host at yung kanyang suki na guest na laging nilalapas tangan. No? Yun yung, kaya nag-worry siya. Anong sabi ng kilalabit? Ha? Anong sabi? Ang sabi ng kilalabit, huwag siyang mag-alala. Makapal yung balat nung nilalapas tangan. No? Hindi yun madaling mapikon. No? Kaya... Kanina rin, no? May kumalabit sa akin. No? Tumutugon sa pangalan na Professor Fernando Aldaba, PhD. Ah, kilala ko yan. Magaling yan. Hindi ko nga siya nakilala. Nakita kami kanina sa event. Tapos, nang binigay yung card niya, oh my God, yung Fernando Aldaba. Sabi sa akin, yun si Llamas, kasama ko dati yan. Blah, blah, blah. Sabi, ba't madalas mong guest? Sabi ko eh. Nagbo-volunteer ng gagawin ko eh. Mabait ako eh. Ano sabi niya? Tumawa. May award din kasi asawa niya kanina sa event. Ah, okay. Matagal kong kasama yan sa Workers College. Sa Pinero. So, yung kanina kasi sa mga viewers. Pagka-graduate ko, doon ako pumunta. Ay, teka. Correction. Hindi pala ako graduate. Pagkatapos ko sa kolehiyo, no? Doon ako pumunta sa Workers College sa Ateneo. Yan, yan ang tama. Hindi naglalagay ng disinformation, di ba? Nilinaw ko na, hindi katulad nung kasama nating alumni sa Varsitarian na pinagmamalaki na siya ay magna cum laude. Tapos ang sabi ko nung ako nagsalita, hindi totoo 'yan. Gawa sa rekto 'yan. Naalala mo? Naalala mo? Ikaw yung nadadagdagan pa eh. Ikaw yung host nun, di ba? Wala ka naman kinalaman. Ako naman ang nagsabi. No? Medyo hindi ko lang mapalampas na pinagmalaki na siya ay magna cum laude. Na-associate ako sa Llamas eh. Yung kaaway niya. May transference eh. Oo. Di ba? Naalala mo yun, di ba? Naalala ko yun. yung event dito kanina. Sino siya? Oo, wag na. Wag na. Hindi, yung event dito kanina, pinarangalan ng Konrad Adenauer Stiftung. CAS Philippines. Political Foundation ng mga Christian Democrats sa Germany. Think tank, di ba? Political think tank, tama ba? Yeah. So, in-award na yun. Bukod lahat ng political foundation, pumupunta ka. Ha? Hindi, nakalabit ako. Pupunta ka sa CAF, Friedrich Naumann, no? Friedrich Ebert, no? Mukhang paborita ka ng mga political foundation. Ah, hindi. Lang ako. Actually, nakakalabit. Wala tayong kwenta. No? Napapagbigay pa nga tayo ng ganito eh. Hindi man tayo sa rin. Ganyan ang suot, ganyan ang best. Naku, may kwenta yan. May kwenta. Ay, hindi. Wala. Tapos maganda pa yung hairdo. This is my everyday outfit. Yun! Diba sanay ka naman interview ng ganito? Diba madalas kang na-intimidate naman na kasi? Na-intimidate tuloy ako. Hindi pa naman ako madaling ma-intimidate. Ganun ba? Should I speak in straight English? Wearing this? Wag na, baka maikumpara pa sa iyong guest eh. Magmukha pa akong kwan. Look up, young man, look up. Piyati yun. Piyati Lucas. Sa may Jones Bridge yan. Ba't nakaka-relate ako? Yung problema sa... Hindi bagay sa outfit ko yung ganyang humor eh. Hindi, kinakalat-kad lang naman kita pa baba dahil masyado ko mataas eh. Hindi, yung problema nakaka-relate ako eh. Ba't alam ko yung piyati na yan? Oh, bilis mo nga sumagot eh. Kung si ano yan, hindi magigets yan eh. Oh, bilis mo sumagot eh. Yung iba, hindi magigets yun. Oh, di ba? So, ibig sabihin, marunong ka rin tumambay sa pinabal. No? Hindi ka lang nakatago sa UST Library. No? Medyo tumatambay ka rin sa kwan. No? Sa pinabal, kumakain ng fishball o buwibili ng mainit na mali sa dapitan. No?
Ano kaya sinasabi ng mga trolls ngayon? Boss, pwede na ba kami mag-log out? Medyo, wala nang pinag-uusapan politika itong mga to. Look up yung pala, look up. Meron pa bang Piatti? Ha? Wala na yata, no? Ah, hindi ko alam. Sabi natin, marami akong mga, kainuman niya, kaya kaalaskahan eh. Kaalaskahan ko yung mga yan. Sabi ni Jose Costa. Okay mga kabarkada, dahil mga kwanyan eh. Mga fratman, at saka mga kwanyan, mga lumpen. Yung kahit hindi ganun kakwan, kagaling mag-English, very loyal sa kaibigan. Yan ang mga, yan ang mga tiga-Ubelt. Ito, sabi ni ano, Jose Custodio, tumatambay ka sa sinehan sa recto. Ito ba yung yung double movie, yung yung dalawa? Yung may mga tumatakbo mga maliliit na daga sa harapan mo. Tsaka madaan na talaga. Oh. Okay na, ano na pala oh, magte-10-20. Pero hindi yung pelchan eh, tikakwan yan eh. UP yan eh. Hindi nakatambay yan sa kwan. Sa Dimasalang at saka sa kwan. Sa Dapitan. No? Hindi yan mahilig sa Rumble. Ganun ba? Hindi ako makarelate kasi mukha ko lasa sa suot ko eh. Mukha ko lasa. Diba? Oh. Okay. O sige. Ano lang. Finally, may mga gusto ba kayong batiin na fans? Kasi yung Ronald Llamas mukhang laman ng Trinoma eh. Ano ba meron sa Trinoma na yan? Eh may book sale din doon eh. May book sale doon sa second floor. Sa buhay pa ba yung book sale? Landmark. Oh, okay din yung book sale doon. Dumarating yung mga bagong libro every Friday. Talaga ka. Makakabili ng mga galing US na mga sale. Ng mga libro. Okay. Wala na ba yung bookstore list? Meron pa ba yan? Parang meron pa naman. No? Pero ibang lugar yun eh. Yung book sale sa SM North. Maganda rin 'yon, no? Oh, maganda rin. Ang nagsara yata yung sa Robinson's Ermita, yung malaki dati, yung book sale. Mm. Tapos meron pa sa Cubao, 'di ba? Meron pa sa kanyan, sa Mega Mall, maganda rin. Maganda rin yung book sale nila ron. Yeah, ikalawang bahay ko na 'yan eh, yung book sale. Ilang unfortunate dito sa mga nanonood, no? Yan ang kulang sa atin, wala tayong reading culture dito sa Pilipinas eh. And why do I say that? Ang indicator sa akin yung LRT tsaka jeep. Wala kayong nakikita nagbabasa unless isang estudyante nagka-cram sa exam niya. Diba? Fortunately, sa Singapore, sa Korea, Japan, makita mo sa LR, sa train eh, marami nagbabasa. Hindi, nung minsan nga nagsalita ako sa eskwelahan mo, sa UST eh, tinatanong ko sila kung anong mga binabasa nila. Nagkatinginan na lang sila eh. No? Ito, babo. Ha? Tinanong ko, sino na ba sa inyo nakabasa ng War and Peace ni Leo Tolstoy, no? Wala. Sino nakabasa ng Dostoyevsky, Brothers Karamazov? May isa, no? Sino nakabasa ng Remembrance of Things Past ni Proust, no? Naku, wala. Sabi ko, ang laki na nawawala sa inyo. Napakagagaling ng mga 'yan. No, hindi lamang matatalino, no? Talagang mabubuhay ka sa mga libro nila. Imagine mo yung generation ngayon na hindi nababasa yung mga treasures na 'yan. 'Di ba? Sayang kasi yung UST among university libraries, I think siya may pinaka vast collection of books in the Philippines, UST library. Ayun. Yung mga estudyante mo ba sa AB, pinipilit mo ba sila magbasa? Pinipilit. Nagalit nga ako ng isang araw eh, nung last week eh. Kasi discussion eh. Sabi ko, mukhang hindi niya naman binasa yung chapters. Alam ako lang dadada rito. Ayun. Tinapos ko yun. Inabutan mo ba si Jose David Lapus at saka si Ariston Estrada? Yung Jose David Lapus, inabutan ko. Let's not go there. Pumanaw na eh. Pero nung panahon namin, pag nagde-debate yung dalawa, sarap panoorin. Oo, magaling. Philosophy. Heyday nila. Heyday. Oh, eh, ngayon, parang wala lang ganun mga debate eh. No? Marami ngayon pseudo-intellectuals. Oo. Pag nagde-debate nun si Randy David, tsaka si Jose David Lapus, pag iniimbitahan sa AB, ganda ng debate. Talagang walang personalan, no? Parang walang. Debate lang, no? Pagalingan lang ng utak.
Eh ngayon sa Senado, mukhang hindi pagalingan ng utak eh. Pagalingan ng paano mag-suklay ng bigote. Galing eh, nabasa niyo yung utak ko, doon ako papunta eh. Yung pag-agisan sa Senado, hindi yung bigote, pag-agisan. No? Yeah. Ang worst sa akin dati, nabanggit yun na ito sa programa eh. Yung, di ba may mga terms na na-invento sa isang culture and subculture. No? Diyan sa Kongreso kasi, nag-invent sila ng mga words, di ba? Hmm. Yung mga honorific. Yung sinasabi, the gentleman from Davao, yung ganun, di ba? Tatawa ako dati, pinauso nila for a time, the gentle lady from... gentle lady. Ganun eh. Oh, buto eh, nawala. Oh. Actually nga, yun ang sayang, no? Ito naman, seriously, no? Kaya... Yeah, wag na natin pag-usapan yung idea ng philosopher kings, no? Pero I mean, dito na lang dito sa Pilipinas, 'di ba? Sana man lang yung mga napupunta sa mga positions of power because of the inherent significance of their position. Sana man lang ano, no, yung men or women of ideas, no? Mm-hmm. Yan ang kulang tayo eh. Yun. Nung kun nga nung cabinet secretary ako na dumalo ako sa Singapore Forum. Siyempre sa Singapore, no? Yung, so, pagbalik ko sa cabinet meeting, sabi ko kay Secretary Mar Rojas at kay former National Security Advisor Garcia, sabi ko, "Bet wala tayong mga ganun dito, no? Pero mo yung kanilang presidente, si Lee Hsien-loong, nagsasalita tungkol sa zeitgeist, no? Nagsasalita tungkol sa mga philosophers sa Germany, no? Nagsasalita tungkol sa existential nature of water para sa Singapore, no? Si Kwan, si Tarman, yung kanilang finance minister na ngayon yata presidente na ng Singapore, no? Nagdi-discuss ng Shakespeare sa kanyang speech, no? Si Masagos, yung kanilang minister, parang DILG nila, no? Ibig sabihin, kaya mong kausapin from literature to philosophy to political economy, no? Yung mga minister nila. Eh, Basyong range. Oh, napakalawak. Renaissance men and women, no? Na men of many parts and accomplishments. Pwede mong kausapin. Yun mga masarap kainuman. Diba? Ay, may lalaban ako dyan. Natwekentuhan kayo. Eh, ako, hindi ko masyado nakikita yan. Kahit sa aking sariling cabinet, ha? Dun sa... Hindi. Ako, ayaw ko, 31 million people can't be wrong. Pwede ko ilaban niya si President BBM. Oo, hindi kinakailangan maging renaissance ma. No? Hindi pong extemporaneous ano, discussion, di ba? Yung parang... Tama. Ilalabas mo yung stock knowledge mo. No? Marami naman sa mga politiko may stock eh. Oh, ang dami. No? Ang dami. Karamihan hidden. Hindi, pero nga, sana may ganyan, no? Sino ba yung kilala kong ganyan? Yung... Actually, mamatatay yung senator dati, eh. Medyo matanda na rin, eh. Yung sinasagisag, di ba? Nung panahon nila sa Longas, yung mga bata, eh. Sila yun. Yeah. Sila na yata yung last generation, eh. Mga talaga mga higante. Sila sa Longa, di ba? Kabatch na Arab yan, di ba, sa Senado? Si Sagisag? Si Sagisag. Si Maseda, kahit hindi makamasyadong kwan sa politika niya, matalino yan. No? Oo, matalino. Nung kinakausap ko nga siya dati, sabi ko, paano niya nasusustain yung inyong lagi ka kasing nasa kwan eh, nasa radyo, sa TV, lagi ka nagkapapa-interview. Eh sabi niya, yung first 2 hours niya, pag-gising, basa. Binabasa niya lahat ng mga foreign at saka local mga newspapers at kung may oras siya, babasahin niya yung kanyang paboritong libro. So, ibig sabihin talagang na-exercise yung kanyang utak. Kaya pag after 2-3 hours, pagharap na sa media, pagharap na sa interview, may laman. Hindi lang usapin ng stock knowledge eh. Medyo updated siya eh. Sa conjuncture, updated siya sa mga analysis, no? Kaya kahit halimbawa ay hindi kasang-ayon sa uri ng politika ni Ernie Maseda, eh yan ay masarap ka debate, no? Masarap ka debate. Ba't parang may emphasis yung hindi ako sangayon sa politika niya? Umanaw na si Ernie, kaya ayaw ko nang pag-usapan yan. Pero matalino siya, seryoso, matalino yan siya. Maraming matatalino sa Senado noon. Wala naman akong sinasabi na wala nang matalino ngayon, meron pa naman.
Marami pa rin naman. Oh. Mm. Hindi, sinabi ko meron. Hindi ko sinabi marami. No, hindi, marami ko naman itong mabibilang mo sa limang daliri. Marami, marami ang relative eh. Oo. Yeah, ito may mga binibigay silang pangalan dito. Ingat. Marami rin marami matatalino pero hindi matino. 'Yan ang problema, no. Kaya yung talino ginagamit for as a force for evil. 'Yan ang problema. Hmm. Sarap sana kung ikaw ay senador, no? Tapos ako senador, tapos magdedebate tayo diyan, no? No? Tapos pastusa. maglalabasan tayo ng mga baho, talo ako. Talo. Mm-hmm. Talo. Wala akong kalaban-laban, di ba? Hmm. Sabihin nung ano nyo, yung chief political operator. Of course, binalibaligtad na namin, wala kami makuhang baho. Ang nakahanap namin yung sa inyo. Eh, boss, boss, iwas ka na lang. Iwas ka na lang. No? Pag may I go out ka na lang, pag yan ang kadibati mo. No? O kaya, boss, pag ganyan, sabihin mo na lang, Mindanao Secession. Oh, para may iba yung usapan. Oh. Diba? Teka, gabi na. Maliligo pa ako. Salamatin na ako. Sige, tapusin na natin ito. Galising ka dyan. Ha? Ganda ng best mo, no? Oh. Ano bang size yung katawa mo? Pwede bang mahiram yan? Pag ako inimpitahan. Ganun ba talaga? Pag nagsosuot ka ng ganyan, nagpapagupit ka rin? Oo. Ha? Mabani. Yun ang problema ko eh. Nagpapagupit ako once a year. Hindi naman kailangan. Dahil ang tagal tumubo eh. Kaya once a year. Kumusta yung barbero yung nagupit sa inyo? Isang oras na tingin. mahirap gupitan yung konti yung buhok. Mas madaling gupitan yung makapal. Diba? Isang oras nag-trim ha. Bilibang ko sabi. Galing party na. May positive spin naman dyan yung bunso ko eh. Ano sabi? Papa, no? You're not losing your hair, no? No? You're gaining a face. Di ba? Yung positive spin, di ba? Lumalawak yung mukha mo eh. Hindi ka naman nababawasan ng buhok, di ba? Yung real estate medyo lumalawak. Parang ano yan, Chinese expansionism, no? Oh. Kaya laging kwan, cup half full, half empty. Okay. Di katulad dito, puro laging half empty eh. Hindi, puro-puri na nga ako kanina pa eh. Oh. Sige, tiyan, wala ba kayong babatiin? Ha? Okay na ako. Si July T. Hanky, salamat sa imbitasyon kahapon. No? Okay. Kahit may mga pinitik-pitik ako doon sa kanya mga kwan. yung sa mga participants. Okay. 8 political parties, no? Halo-halo. Okay. Sige, maraming salamat. Magandang gawi. Maraming salamat, no? Kahit nagsimula ka sa puro papuri. Next time, simula mo na uli sa kwan, uppercut. Parang mas komportable ako kaysa yung kanilang mga ganong klaseng simula kanila. Parang may hugot eh. Parang pilit na pilit eh. Parang ano, yung parang binubusog bago katayin. Oo, mga ganyan. Yan ang term yan eh. Binubusog bago katayin. Maraming salamat! Magandang gabi. Hello, alumni sa Barsitarian. No? Salamat. Thank you. Mag-reunion tayo ulit. Kailan ba? Na, ano? Ngayon, baka tanong natin kay Lito Solueta. Usually, ganitong panahon yung reunion. No? Baka, tapos, baka gumanti yung nilait ko last time. No? Kilala tapos ko yun. Tapos, yung host. Pabayaan mo lang gumanti. Oo. Subdued na ako yan. Di na ako sasagot. Manonood lang ako. sige. Bye-bye. Good night. Okay, bye-bye. Ayan po, si Mr. Ronald Yamas. Ayan. Tama na, gabi na. Lumampas sa isang oras to. Ha. Anyway, sige, maraming salamat po sa inyo. By the way, naming paalala ko sa inyo, meron tayong bagong question para sa Foxnatics Unite natin. Question of the week. Padala niyo yung inyong 1-minute video sa aking Facebook page, Christian Esguerra. Ang question natin for this week, dapat bang seryosohin yung mga pagbabanta ni Rodrigo Duterte? Ayan. Sige, tama na, pagod na ako. Kita-kita po tayo, ano ba ngayon? Tomorrow, Wednesday, okay? Maraming salamat po. Thank you for watching.